Hello, Mang Yel. Welcome back sa channel ko na Mami Yes Kitchen. So, hello, Mang Yel. Welcome back pa sa channel natin, Just Lafang. So, ngayon po, papakita ko naman po sa inyo kung paano gumawa or magluto ng caldereta, pork caldereta. Ito pong ating pork ay pork shoulder po ito or kasim. And meron po tayong ito po ay patted liver ng manok or chicken liver natin pininong-pinong-pino po. Kailangan din po natin ng bawang, sibuyas, black pepper, ground pepper, may red bell pepper, meron po tayong mani. Pwede po yung ating peanut butter or mani na pang kare-kare. Pwede rin po yung giniling na mani na tuyo. Basta kailangan po meron po siyang lasang peanut. So, meron po tayong cheese. So, ito po ang ating sugar. Mga 1 tablespoon lang po to or 1 teaspoon. So, kung ang gagamitin po nating peanut ay peanut butter na may tamis, huwag na po tayo maglalagay ng sugar. So, ang ating pong carrots and potatoes ay atin na pong naprito. Fried na po yan, potato and carrots. So, kailangan po natin ng tomato sauce at soy sauce. So, umpisa na po natin yung pagluluto. So, proceed na po sa ating pagluluto. Ang una po nating step, ihisa lang po tayo na bawang at sibuyas. Brown na ang ating garlic. Mag-transparent na po ang onion, saka po natin ilalagay ang pork. Soy sauce po, konti lang po muna sa umpisa, baka mapahalat po kasi. Sa last na po natin, tinitibay yung pinaka-final na lasa po niya. Then, lalagay po natin ang ating peanut butter. So, mga 3 teaspoon lang po ito. Ay unsweetened na peanut butter. Hindi po ito yung pampalama. Ito po yung pampare-kare. Kasi wala po ako mabili ng tinik-tik naman eh. Mas masarap po yung tinik-tik lang siya. Ito yun. Pero pwede rin naman po yan. Kasi yung peanut po, yung lasa ng peanut nandiyan din. So, lagay po natin ang ating chicken liver na pinino or giniling. Pwede rin naman po ang gamitin yung liver spread. Pero dahil, ako po prefer ko po kasi itong fresh, mas malasa po yung liver. Tignan po ng ground black pepper. Lagay po tayo ng sugar. Lagay po tayo ng sa 1.5 kilogram na pork po ay 200 grams na tomato sauce po ang aking nilalagay.
ilagay. Ito pong isang pack na to. Ready na po to for 1.5 kilograms. Tapos lagyan po natin siya ng tubig. I-level lang po natin sa kung pagano karami po ang ating pork or beef, kung ano pong gusto nyong gawing kaldereta. So, i-level lang po natin ganyan. Huwag po masyado rin sobrang dami ng tubig. Kasi pag hininaan po natin yung apoy, pag pumulo na po siya, so mas madali po siya matuyo pag hindi po sobrang dami yung tubig. Para lumambot po agad, kailangan sa mahinang apoy lang po natin ang palalambot. Pag nakulo na po, umpisa na po nating litan yung apoy. So, kukuluin po natin siya ng 30 to 40 minutes. Pero, sisilipin niya rin po occasionally yan. At hahaluin din occasionally. Yan. So, after 40 minutes, lagyan natin ang ating cheese. Then, cover po natin ng for about 5 minutes, another 5 minutes. So, after 5 minutes, lalagyan na po natin ang ating red bell pepper. So, syempre po, tunaw na po ang cheese na nilagay natin kanina. Gusto niyo po lagyan ng kimchi, yung mga gusto po ng aroma ng kimchi, pwede rin po. So ako po, sa akin po mas sinasuggest ko may kimchi. Kaya lang yung mga anak ko po kasi gusto nila, hindi ma-aroma ng kimchi, kaya bell pepper lang po. Pero kimchi, okay po yun. Kimchi at bell pepper, yan. Magkasama po, okay na okay po yun. So ayan po. At lastly, lagyan na po natin ang piniritong patatas at carrots. Fried na po yan, ha? Kaya, yan po. Ibig sabihin po niyan, luto na po yan. Okay. Turn off na to, natin po ang ating kalan. So, luto na po yan. Ito na po ang ating finished product ng pork caldereta.